Magtatatlong linggo na ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine na lalo pang tumitindi bunsod ng patuloy na pangbobomba at paglusob ng pwersa ng militar ng Russia sa iba't ibang lugar sa Ukraine. Umabot na sa halos 40,000 sibilyan ang nailikas sa Sumy, Trostianets, Krasnopilya, Irpin, Bucha, Hostomel at Izium. Subalit wala ni isang sibilyan ang nagawang makaalis sa Mariupol noong Huwebes. Ayon kay Ukrainian Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk, dahilan upang libo-libong sibilyan ang matrap sa lungsod. Ito ay dahil sa kabiguan ng Russia na irespeto ang napagkasundo ang pansamantalang tigil putukan upang mabigyan daan ang paglikas ng mga naipit na sibilyan sa gitna ng bakbakan ng dalawang bansang dating miyembro ng Soviet Union. Sa isang televised address, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nabigong maayudahan ng pagkain, tubig at gamot ang lungsod dahil sa ginawang pag-atake ng Russian tanks sa isang humanitarian corridor. Itinuturing niya itong tahasang paninindak na mula sa may mga kasanayan na sa terorista. Samantala, inaasahang magdedeklara ng ceasefire ang Defense Ministry ng Russia ngayong Biyernes at magbubukas ng humanitarian corridors mula sa Mariupol, gayon din sa Kyiv, Sumy, Kharkiv at Cherniv, Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.